Ikatatlumpu ng Nobyembre, Sabado, ang kapistahan ni San Andres, Apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa paglalakad ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon na tinawag na Pedro at Andres na nagahagis ng mga lambat dahil mga mangingisda sila. Sinabi niya sa kanila, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ng kanilang amang si Zebedeo at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka nila at ang kanilang ama at nagsimulang sumunod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Binabalikan natin ngayon ang pagtawag sa mga unang alagad sa okasyon ng kapistahan ni San Andres. Kapatid ni Andres si Simon na tinawag ni Jesus bilang Pedro. Pareho silang mangingisda at pareho silang nasa kabilang bangka sa may pangpang ng lawa ng Galilea nang lumapit si Jesus para tawagin sila sa panibagong buhay. Isa siyang tawag tungo sa paglilingkod at pag-aalay ng sarili para sa kapwa na babago sa mga pangkaraniwang daloy ng buhay, gawain at pagpapahalaga. Kasama sina Juan at Pedro, naging bahagi si Andres ng inner circle ng Panginoong Hesukristo para maihanda sila sa mas malaking responsibilidad. Naroon siya sa mga mahalagang himala para mahayag ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos tulad ng pagkabuhay ng batang babae, pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor at marami pang iba. Sa akda ni Juan, isa siyang alagad ni Juan Bautista. Ibig sabihin, naghahanap na siya at kumikilatis sa pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao bago pa man siya tawagin bilang alagad ni Kristo. Kahit papaano, may kahandaan si Andres para tumalima sa tawag ng Diyos na ihagis ang lambat ng salita ng Diyos at hulihin ang mga tao sa pag-ibig ng Diyos. Pagsasagawa, kumikilos na ang Diyos sa ating buhay bago pa niya ihayag ang kanyang tawag sa atin, gaya ng nangyari kay Andres. Narinig mo na ba ang kanyang tawag? Handa ka na ba para sa radikal na pagbabago ng buhay mo?